Good morning, good afternoon everyone. Happy weekend. Kagigising ko lang. Ito, mag-prepare ako ng breakfast ng dalawa kong chikiting. Ang request nila kagabi bago sila matulog. Omelette and toasted bread. Kaya ito ang gagawin natin ngayon. Ganun ang mga anak ko guys. Bago kami matulog sa gabi, sinasabi na nila kung ano ang gusto nilang breakfast sa umaga. Kasi alam nila bibigyan ko sila ng rice. Ako kasi laging rice ang binibigay ko kasi syempre gusto ko hindi sila mabilis magutom. Ganun naman tayong mga nanay, 'di ba? Lalong-lalo na kapag pumapasok sila sa school. Kaya ngayong bakasyon kung pwede daw wala daw munang rice sa morning. So nagbati lang ako ng tatlong itlog tapos nilagyan ko lang siya ng cheddar cheese. Saka ko siya hinalo tapos iluluto natin siya sa butter. At ayan na, ready na ang ating pan. Pwede na nating ilagay ang egg. Dapat mahina lang ang apoy nito para hindi masunog. At ayan na, luto na ang ating omelette. Sunod naman nating gawin ay ang pagtutoast ng bread. Wala kaming toaster kaya dito ko na lang siya sa pan gagawin. O diba, ang bilis, tapos na. Sinamahan ko na rin yan ng slice of apple saka pritong saging na saba. Sinamahan ko na rin yan ng hot choco para kumpleto. Happy eating! Habang sila'y kumakain, magsasalam naman ako ng aking mga labahin. Dapat kahapon pa yan kaso tinamad ako kaya ngayon ko lang siya gagawin. Dito naman hindi mahirap maglaba kasi automatic naman ang washing machine. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, talagang kuskus ang gagawin mo kapag wala kang gagamitin na washing machine. Inuna ko muna ang mga dikolor na labahan, maya-maya naman yung mga puti. At ayan, nilagay ko ang mga masaselo na damit sa net para hindi siya masira. Sayang kasi, di ba? Nilagyan ko na rin yan ng sabon kanina tapos sinet ko lang siya ng 56 minutes. And then maya-maya, babalikan ko. Tapos isasampay na lang. Habang hinihintay ko ang aking mga labahin, ito naman ang aking sunod na gagawin. Ang maglalaban ng mga basahan na tinanggal ko, nilagyan ko siya ng sabon at Zonrox para matanggal ang germs at bakterya. Pagdating kasi sa mga basahan, minamano-mano ko talaga itong nilalabhan dahil ayaw ko siyang labhan sa washing machine. Siyempre, alam nyo na naglalaba tayo dun ng mga personal things natin. Medyo mabigat at nakakapagod nga lang gawin pero okay lang kasi hindi naman siya araw-araw na ginagawa. Saka sanay naman ako sa ganito dahil sa Pilipinas, ganito rin ang ginagawa namin. Hindi talaga kami nagsasalang ng basahan sa washing machine. Ayan, pagkatapos ko siyang i-brush at ikusot, ibababad muna natin siya ng saglit para matanggal ang mga dumi. So naghugas muna ako ng aking mga kamay kasi kailangan ko nang balikan ang aking mga nilabhan dahil kailangan naman na itong isampay sa balcony. Kala nyo masarap ang buhay dito sa abroad, no? Parang Pinas din yan, trabaho mo lahat. So ayan, pagsasampay naman ang ating gagawin dito sa balcony. Dito ako lagi nagsasampay ng mga damit para mabilis matuyo, lalo na ngayon sa wala pa sigurong isang oras nito, tuyo na. Medyo marami-rami ang aking isasampay kaya magtatagal ako dito sa labas. At yung ingay na naririnig ninyo, eroplano yun na dumadaan dito sa amin. Kasi halos every minute may mga dumadaan. Malapit lang kasi kami sa airport. And back sa ating mga basahan, banlawan na natin ito para maisampay na rin natin sa labas. At pagkatapos nito, pwede na rin tayong maligo para maging fresh na. Salamat sa inyong panonood. Natanggal ang pagod ko. Bye!